Hi guys, welcome back to my videos. Ito no, naka-order ako sa online. Ang tawag dito is Rider Ever, I don't know kung tama ba. Front and back siya, may gills siya. Pang ano siya pang heat sink ng brake pads. So, sakto siya dun sa kulay ng GT natin. So, try natin ikabit. So, meron siyang fins, meron siyang spring, kasama na yan, and kasama yung left and right pads. Yan. So, try natin siya ikabit. Alright, baba na tayo dun sa scooter. So, nandito na tayo sa scooter, guys. Ang gagawin natin is tatanggalin natin tong brake caliper. The easiest way na napansin ko para hindi na tayo mag-a-adjust dito is to take it out from here. Ito is for the GT ha, the Blade GT. Hindi ko lang alam kung ganito rin ba yung sa ibang scooter. Anyway, let's start. Tanggalin na natin to. Tanggal na siya. We just have to wiggle it out. Kasi tumatama yung caliper sa gulong. Ayoko naman mag-deflate ng gulong. Ayan. So it's out. Since nasa labas na siya, linisin na rin natin kasi madumi na siya yun. Diba? So unahin natin yan. Linisin muna natin. Punas-punas, mga ka-OMG, para malinis, presentable. Ayan. O nga pala, no, wala kasamang pin yung sa Rider Ever na fins and pads. So, magre-reuse tayo ng pin pad na pins. I mean, yung brake pad na pins. So, ang gawin natin, tanggalin na muna natin to. Okay, punas tayo ulit mamaya. So, what do we need to use? We need to use a long nose. Long nose pliers. Yan. So, naka-flip lang kasi to eh. So, we have to straighten it out. Yan. Para lang ma-slide out natin. Yan. Straight na siya, diba? Now, we have to pull it out. Yan. Tanggal na natin yung pin. And then, we press from the bottom yung pads, no? I-press natin sa bottom and slide it out up. Yan. Diba? Natanggal na natin. Alright. So, tingnan natin ngayon itong pads. Kamusta ba yung pads natin? Maganda pa siya. Maayos pa. Ito yung sa likod ah guys, ito yung rear brake, ito yung walang tumutunog na na sound tuwing tumatakbo tayo. Okay, ano nga pala tong pads ko, no? This is the Shimano BS-01, binili ko rin to online, pero ito yung binili ko, yung walang packaging.
So mas mura siya. Try natin ito try ko i-post dito sa screen yung link or yung picture niya. Tsaka sa description, lalagay ko na rin yung link if mahanap ko ulit. Alright? So since madumi siya, linisan muna natin siya. So ito nga palang rug ko, no? Nagyan ko siya ng alcohol. Inisprayan ko siya ng alcohol. Yan. Okay, one pad down. Next pad. So, okay pa yung pads natin, no? So, I guess ito na rin ang gagamitin natin para hindi sayang. Meron pa siya, oh. Makapal pa siya, oh. So, ito na muna na gamitin natin. Huwag na muna natin gamitin kasama sa Rider Ever na fin pads. Huwag na natin muna gamitin yun. Ito na lang muna. Alright. So, pati yung spring, punasan na rin natin. We don't want rust. Dust. Sumama dun sa loob ng caliper para hindi talaga tumutunog. Ayan. Okay. Linis na, diba? Uy, shining, shimmering. Sige, set aside muna natin yan. Ngayon, balik tayo ngayon dito sa caliper. Medyo madumi pa siya. So, lilinisin natin siya ulit. Yan. So, nag-spray ako ulit ng alcohol dito sa rug natin. Wipe it down lang para mawala yung mga alikabok. Mahirap kasi talagang linisin to pag nakakabit eh. Yan. So, wipe it down. Kita nyo mamaya yung difference. Kung gaano kaganda pag malinis. Makintab siya. Okay. Siyempre, hindi natin lalagpasan yung sa ilalim ng caliper. Dapat, malinis na rin yan. Nasa labas na siya eh, natanggal na natin eh. Tuloy na natin. Diba? As always, pag nandun na sa labas, gawin na ang pwedeng gawin. Next time naman, guys, no? Wala man lang ako ng pang bleed ng hydraulic brake, baka sa bike na lang natin gawin sa bike shop. Dadalhin natin para makapagpa-bleed tayo ng brakes. Okay, so wipe down done. Check naman natin yung mga pistons sa loob. Yeah. Kita natin medyo angat sila yung sa loob. So ang gagawin natin diyan is we get the flat screw pliers and pipick lang natin yan para maging flat. Para pag pinasok natin yung pag pinasok natin yung pads and yung fins, may space pa para pumasok dito ngayon sa rotor natin. Alright? So, i-adjust lang natin yan. Yan. Pick lang natin. Up, down. Papasok yan. Yan. Ayan, pansinin nyo. Pantay na siya. Hindi na siya nakalabas. Automatic mag-a-adjust naman yan pag sinaksak na natin yan sa brake at prenest natin yung lever. Okay? Alright. So, kunin na natin yung fins. Alright. Ito na siya, no? Yung fins. May orientation yan eh. So, i-fit muna natin siya dun sa caliper natin. Kasi, titingnan natin kung which one is which side. May nakalagay na R. May nakalagay na left. May nakalagay na right. Pero, depende pa rin sa caliper natin kung paano yung orientation. Dahil meron tayong butas dito. Yan. Para dun sa pin. So, tingnan nyo ah. Pinasok natin. Yan, eksakto yan. Kasi shoot siya. Pero pag kabila ang ginawa mo,
hindi siya papasok. Okay? So, alam na natin, left is in dito sa sign ng caliper. Sa out siya, outer side siya. So, yan na. Right? Ngayon, lagay na natin yung pads. So, syempre, yung pads, reuse na natin to. Pwede pa eh, sayang. Shimano naman siya. So, tagal ng life niya. Ilang months na rin to. Yung dati kong nut na binili, ubos agad eh. Nakapanghinayang. Yan. So, yan. Kapit na natin siya, di ba? Spring, yung pads. Center naman yung hole. So, left ang nasa labas natin. So, ngayon, gagawin lang natin. Ipapasok lang natin siya dito. Sa fins. And then, just make sure na lumabas siya dun sa taas. Alright. Now, pasok na natin. How do we do that? Repress para ma-compress. And then slide it down. Yun, pasok. Diba? Bagay oh, yung kulay, pareho. Ganda. Since, ayan na, nakapasok na siya. Tingnan natin yung spacing. O, diba may space. Gawin natin, itong pin, babalik na natin. So, before we put it back, syempre, white pa rin para tanggal yung mga dust. Ayan. Alright, so okay na, na-wipe na natin. What do we do now? We slide it back in dito sa butas niya. Making sure na pasok siya sentro and mag lumabas dito sa kabila. Okay, so wiggle wiggle. Ayan, lumabas na siya. Ito niya. Now, what we do, we use the long nose and then i-fold natin to ulit para mag-lock. Ganyan lang. Diba? So, okay na. May space. Check. Okay, wipe down ulit. Wipe down. May mga putik-putik pa eh. Para malinis talaga yung calipers natin. Ayan. Kung may brush ka, i-brush mo. Para tanggal talaga lahat. Alright. So, before we put this back in, what I like to do is yung rug natin, I spray it with alcohol. Hindi naman to every day or every time. Pero siguro mga once a week, twice a week. I mean, once a week or once every 2 weeks. We wipe the rotor kasi nakaka-grease yan eh. Grease, dust. Yan. Pag winipe kasi natin yan, mawawala yung mga grits. Ng sand, ng putik. Yan. Kasi pag meron yan sa loob, yan yung tumutunog eh. Yan yung nagpapaingay ng brakes natin. So, we just wipe it. Wipe it out. Pasensya na guys ha. Kasi, phone stand lang kayo eh. So, yung angle natin naka-fix. Yan. Pati yung likod, don't forget to wipe it. Kasi dalawang side yung nagbe-break. Okay? Okay. Alright. Once wiped, what do? We slide this back in. Kung paano natin tinanggal kanina, ganun din. Find the angle. Kasi alam naman natin may space kanina dun sa pads, diba? Find the angle and shoot it in. Or no, I mean slide it in.
ayan, tumatama siya sa tires. So hanapin lang natin yung tamang angle para ma-slide yan. Ayan. Ayan, di ba? Pumasok na siya, guys. Ayan. Sentro pa rin yan. Hindi na natin kailangan i-adjust yan. Hopefully, no? So, we screw it back in. Hanapin lang natin yung slot dun sa kabilang side. Kasi hindi ko masilip eh. Medyo mahirap yung angle ko dito eh. Okay, pumasok na isang side. Pasok naman natin pa isang side. Make sure, no? Pag hindi siya smooth na pumapasok, wiggle it around. Baka hindi kasi sentro eh. Malulose thread yan. Which we don't want to happen. Alright, pasok na siya. Then we tighten it. Snug fit muna. And then do the other side. Ayan. Pag tight na silang dalawa, then we super tight it. Para hindi gumalaw. Ha. Ayan. Alright. So, naikabit na natin. Guys. Ganda, diba? Bagay na bagay, oh. Alright, so let's go and check natin yung lever kung kumusta man. Ha? Ayan, so kinabit natin yung rear, no, guys? Kinabit ko na rin yung sa front. Same procedure. Ayan. Ito yung umiinit, eh. So, hopefully, wala na siya. Remember, pag tinanggal nyo yan, make sure na wipe everything out. Rotor, calipers, brake pads. Yan. Okay? So, if we go up here, pre-nest natin yung lever. Feels good. Okay. Ang kabila. Feels good as well. Tapos, when you push the scooter, hindi naman siya tumutunog. Hindi siya umiingit eh. And parang wala namang gas-gas or sayad. So, okay na. I guess, that's all. Yeah. Ganda niya, no? Bagay na bagay ang kulay. Alright. So, thank you so much for watching, guys. I hope may natutunan kayo dito sa video na to. Brake pads. Change ng brake pads. Or magmo-modify with fins. Yan na. Itong video na lang ang panoorin nyo. Hope you enjoy, guys. And see you on my next video.